Hi guys! Ito nga po ang aming mga alagang kambing, may purebred, upgraded, at may native. Kailangan nila ng vitamins, ADE, iron, B12 Belamil, and DCM pagka yung sa calcium. At pag na polio ay yung B12 and calcium or DCM. And kailangan din nilang mapurga yung iba every month. Except sa mga buntis na hindi pa manganganak. Yung iba naman ay every 3 months kapag nakakulong lang yung kanilang mga kambing pagka kinukumpayan. Ang kailangan din ng goats ay feeds and syempre tender loving care. So kung meron kang goat house din ay pwede ka na mag-start. And mga pananim gaya ng mga Madre de Agua, Rinzoni, mga damo na kung saan man tumutubo sa ating mga lupa, at para grass, yung corn, yun po pwede natin rin ibigay sa kanila, or yung mga halaman tulad ng dahon ng mangga, avocado, langka pagka nag-LBM sila, saging, dahon ng saging, pwedeng saging na bunga niya, at Yakult, yun ang ginagawa namin. May syrup din na binibili sa mga poultry supply. And then pagka naman nagkasakit, nagkaubo, ang binibigay namin ay bromhexine with amoxicillin. So sabay yun. Basahin nyo na lang kung ilan per kilo, ilang ml yung ibibigay nyo. Pwede rin sa mga buntis yung bromhexine and amoxicillin na try na namin pag may ubo. Pag bloated naman, ay yung mantika, isang bote, painom mo dahan-dahan, yung hindi siya mabibilaukan. Pwede rin naman pa, baby pa, mga kalahating bote ng mantika. Na-try ko na yun. Naging okay naman, utot naman, naka-fart naman yung kambing, kaya nabuhay. Pero yung sa needle, na-try ko rin yun. Pero kailangan mo pa rin obserbahan maya't maya hanggang ilang araw. Kasi minsan, akala mo tapos na yung bloat niya sa karayom ha. Pero kinabukasan, namatay siya dahil bloated pa rin pala. May ganun din pala. Ang iba naman, sodium bicarbonate, yung tigpipiso, lagyan daw ng tubig. Sabi ni surgeon, yung mga kasamahan niya na tagapag-alaga niya. At effective naman, magagaling naman daw yung kanyang mga alalay. And then, pagka naman napilay or napolyo, agapan din yung mga vitamins nila para makatayo ulit. Naranasan din namin to noon na parang may lag na tapos yung mata umiikot. Even sa awa ng Diyos ay naging okay naman. 21 ml na DCM binigay ko at saka everyday na Belamil, 3 ml ang binigay ko for 5 days. And then nakatayo ulit siya at nakapanganak pa ulit. Bali, nakapang tatlong panganak na siya ngayon and ready to breed ulit siya. Okay naman siya, basta maintain natin mga vitamins natin. Maganda ang pag-goat raising, basta wag lang mapolitika. Kung meron tayong hindi alam, pwede naman tayong magtanong sa mga GC at sa mga kakilala natin na expert na. Wag lang tayong masyadong porket na alam na natin ng sa pag-aalaga ng kambing, huwag naman tayo masyadong mayabang sa ibang mga nagtatanong na baguhan at huwag din natin sila lolokohin pag bumibili sila ng kambing. Sabihin lang yung tama at yung totoo. Pero minsan talaga sa ating goat raising, talagang meron din tayong lugi. Kasi diba minsan, meron talaga naman pangit na kambing na nilalabas. So, hanggat maari, huwag na natin ibigay yun sa iba na baguhan. Kumbaga, loss na natin yun para lang sa ingatan natin ng ating mga pangalan.